cook namin dito yan sa Korea. Magaling mag-dito yan. Good morning pala, guys. Yan. Na paano dito, ha? Subscribe kayo sa channel ni ano, Peach Black. Ako kasi nakatuo ka magluto ngayon, so... At saka nagmamadali din ako kasi may meeting ako mamaya. Alas 11, eh. Anong oras na? Alas 10 na, oh. Lalabas ka ba? Oo, lalabas ako. Kaya mamaya kayo na lang munang kakain, so... Nag-prepare muna ako ng pagkain, guys, para sa kanila. Saan ka pumunta? Sa migrant office. Kaya magbabike ako sa... So kami dito, guys, ang ano namin dito, ang cycle namin pag halimbawa ano, pag halimbawa Sunday kasi usually wala talaga kaming pasok, no. So kung sino yung makaasal magluto, siya yung magluto para sa lahat. So ang menu for today is ano, fried chicken para madali lang kasi madali. Madalian lang to eh. At saka noodles, since nag-snow naman malamig, kailangan natin pang painit. Ako di ako marunong magluto, sila lang. Nasusunog pa. Nagpapakulo nga ako ng tubig, eh. Sunog pa eh. So kailangan, guys, marunong ka magluto. Para pag mag-asawa ka, siyempre hayahay yung asawa mo. Mga lalaki, hindi kailangan magluto. Kaya nga mag-asawa para may tagaluto. Patay ako sa mga... Yari ako dyan. Nagbibiro lang ako. So first time kasi mag-snow dito, guys. Ngayon lang ata itong taon na to, first day na sobrang medyo makapal naman yung snow. So, naano lang kami, naamaze kami kanina, ginising kami ng isang kasama namin na si Kenneth. Sabi niya, ano, nagsimula na yung snow. Medyo malaki na yung patak ng ano, ng snow. So, lumabas kami. Ayun, medyo maganda yung kuha ng vlog niya, ano, yung Peach Black. So, panoorin nyo, guys. Subscribe kayo. At saka i-hit nyo na rin yung notification para bell para updated kayo sa next vlog niya. Sabi na, nagutom ako sa video sa labas. Grabe ang tagal niya sa labas, mga isang oras ba? Lampas. Lampas isang oras siya sa labas eh. Lampas. Ako gusto ko rin eh, pero kaso may ano ako. May luto ako kaya hindi ako makalabas. Lumabas lang ako ngayon sa glit, nag-my day lang ako. Mamaya magpicture-picture pag kaya makalaki ako. Kulang pa? Wala ka rin ako picture? Video lang? Nagmamadali talaga ako, guys, kasi tinawagan kayong president namin ngayon sa migrant center. Sabi ko late na ako makapunta kasi nagluto pa ako ng ano namin, pang breakfast. May ano ba dyan? May ano? May ano? Meeting kaya? Ba't hindi ulit meeting nyo? Every second week of the month. At saka kailangan ko na yung ano yung mga meeting. Nakalagyan na yung mga meeting. Ah. Ang magbari yung gila. Dito kapag nakain, natutunay ata kami kumain dito basta nakain. Kain lang, kahit parang natin tingin. Wala na confused sa mukha. Restoran. Di sila na kukumpuse kung paano sila kumakain. Basta kain lang. Na, kaya kami, gano'n na rin. Kain lang. Pilipinas, yung maliit na ano, sa mamaling restoran, i-slice mo pa, tapos unti-unting kakainin. Dito, buong kakainin nyo. Kapatawag doon, saan nyo? So ano naman siya, guys, mamaya ulan pa ata kasi medyo ano na siya, para tumila na ata yung snow. Anong oras ba ulit mo? O, oh, ulan na mamaya ko. Hindi ko lang nag-umis lang kami ngayon kasi medyo malaki talaga yung patak ng ano, ng snow eh. Ayan, nag-umpisa na naman siya. Kasi last year talaga, ano lang, medyo maliit lang, last February ata. Hindi ko niya makakakalik, hindi ko ito yung gano'n. Meron na naman sa ano, ano po? 47 na naman. Nandudugas ako, gutom na ako eh. Ilan ba nandudugas mo? Dalawa yun. Kayo lang naman kakain. Tapos na akong kumain. May meeting kasi kami guys para sa ano namin, sa Filipino Migrant Center para sa Christmas party namin. May kaso,
medyo mataas kasi yung level ng COVID ngayon, so meron kaming mga bagong rules na kailangan itakil para awareness at saka yung para alam natin yung mga social distancing. Kasi kailangan, pag mga protocol kasi pag nilabag mo dito, ang laki ng babayaran mo. Uwe, ng Pilipina, gaya nung... Kasi meron na talagang nangyari dito sa sa Guangzhou. Nag-ano sila, pero church naman yung church ata yung ay meron silang gathering pala, tapos meron atang nagtimbre ata, tapos ayun, may pumunta na pulis, nahuli sila. Ito yung kasi sa atin ang natin is yung ramen kasi so mahal ata, parang nasa 40. Pag dito kasi sa kumpanya namin, yung ramen namin dito libre every Friday. Meron kami isang karton na libre na noodles, kaya pag minsan pagtaglamig at saka wala ka ng choice para matalian, kung late ka na magising, luto ka lang ng noodles. Mayitlog, masarap naman siya, pero hindi ko sinasabi, araw-araw niyong kainin kasi bawal yun guys sa health niyo. Kagaya sa akin, meron akong hypertension, so birang-bira, minsan lang. May bayad yun, may bayad. Google! Parinig kita sa mukha eh! Kaya, babayaan namin pagkain. Kaya, may mga libro naman dito. Tulad nung basal na ginagamit yan, libro din yan. So, sharing na lang sa mga aspirant na kung sino pa yung gustong mga takers ngayon ng exam for APS, Meron na eh. Meron na? So, prepare na lang. Good luck na lang, guys. At saka, sana makarating din kayo dito para madami pang Pinoy. Kasi, parang pang-apat na ata ang Pilipino ngayon na, dati number one daw ang pinakamadaming kinukuha ng mga Korean, pero ngayon pang-apat na lang Pilipino. Nakaka-dismaya. Pero sana, babalik yung dati na number one yung Pilipino, aspirant applicant. Pasaway daw mga Pinoy, binawasan. Oh, number one ako pasaway. Bago na lumabas, labas mo lumabas. Naka level 2.5 yata dito. Oh, 2.5. Pero okay naman guys, okay naman lumabas kasi syempre hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng lumabas kasi kailangan ng buhay naman natin is cycle ng buhay natin is kailangan nating meron tayong mapuntahan, meron tayong sundin. So ang gawin lang natin is yung sundin lang yung mga protocols. Protocol. Magdagastos ng marami. Kung bibili lang, hindi kailangan. Yan ang mga protocol ng OFW. Mag-save lang ka. Pero single pa naman guys, so wag lang. Joke lang. Hindi, kailangan mo talagang mag-save for the future. Ilakaibahan namin dalawa, single kami dalawa. Wala kaming masyadong malaking obligasyon. Meron din. Wow, walang obligasyon mo. Hindi, konti lang obligasyon to, pero madaming pera to. Wala akong pera guys, ubus akong pera guys. Madaming charity. Charity? At saka, totoo yun, boy. Sa mga hindi naman sa pagmamagaling, kasi meron kasing sa akin na hindi ko na lang siya sasabihin, isang charity sa Bandang Luzon Park, mga AICA. So, isa ako dun sa sponsor. Gusto ko lang din makatulong kasi gusto ko rin kasi naawa ako dun sa mga AICA na gustong matutong mag-aral. So, ang sinabi ko dun sa parang founder ng kilala ko siya is nagbigay na ako for books at saka yung mga notebook na dapat gamitin ng mga AICA. Saan yun, sir? Sa... Yung lugar? Hindi. Sa bandang Baguio. Mag-charity ka rin? Wow, mabait! Ibigay ko rin ang address namin lang. Mag-charity ka rin dun na. Ito yung address namin. Hindi naman, kunti lang guys. Okay, sino muna? Yung address niya ba, alagay niyo sa baba, baka makikita niya, mag-charity din to. Google! Parinig kita sa mukha eh! Kasi... Ilagay niyo sa baba yung mga... Hindi naman tayo perfect doon, diba? Kasi diba? Lahat naman tayo yung buhay natin hiram lang. So, kung once meron kang maluwag-luwag, so... Let's give to other. Ngayon, alam niyo na, pagkano ilagay niyo sa baba, comment niyo. Frederick Calio, ito po yung aming address. Ganun. Tapos na yan. Kumain na kayo, pag-aing. Oo, sabak.
Kasi yung ano namin. Lana. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.